What's up mga kabari at mga kasilip? And welcome back to Master Silip TV. Yon, ito isang mabilis na vlog lang to ha. Kasi talagang nakatulog ako. So habol lang natin to, no? Itong race analysis na to. We have 8 races na lalargaan today. Wednesday Racing, August 16, 2023. Yung mga shoutout most likely Friday Racing na lang. Habulin ko lang talaga tong race analysis na to, no? So hindi ko na patatagalan, let's go ahead. Right? Race number 1, start ng ating Pick 5 event, covers 1 to 5. Dito sa race number 1, may 5 numbers and bettings. Ako dalawa ang pili ko rito, no? Ang first choice ko yung numero 5 na si Surplus Boy. Although na lahat to, actually puro diremate, no? Pero si Surplus Boy kasi magandang post position nasa labas. And plus yung Enete, Alvin Guse. Siya rin ang may pinakamagandang preba. 1.13.6. Hindi ko alam kung sino mauna rito, honestly speaking. Pero para sa akin lamang yung numero 5, Surplus Boy. Second choice ko rito yung numero 3 na si Double Rock. Kung sakasaaling hindi naman makakarimati Surplus Boy, tingin ko naman si Double Rock yung isang nakikita ko na pwedeng manalo. For one reason, kasi magaan yung kanyang dala. And yung Eneteng nakasakay, yung Apprentice, is very promising. Isa rin siya sa may pinamagandang preba, no? Next to Surplus Boy. So sa tingin ko, silang dalawa yung top 2 contender dito sa races na to, no? Or sa race na to. Again, ang pili ko, first choice numero 5, Surplus Boy. Second choice ko, numero 3, Double Rock. Yun lamang po. Race number 2 na po tayo mga kabarya, mga kasilip. Start ng ating winner take all event, covers races 2 to 8. Dito sa race number 2 ay may 8 numbers in bettings with a distance of 1,200 meters. Para sa akin, dalawa yung pili ko rito, no? Ang first choice ko is yung numero 1 na si Euroclydon or Euroclydon. For one reason, talunan niya na kasi ito. Diba? Tinalo niya na si American Dream. Mas mabigat yung nilalabanan niya rito. At remember ang tinalo niya si Flattering You. So walang problema sa post position kasi we've seen it na tumatakbo siya sa loob yung kanyang post position. Although na medyo this time lalakas yung pacing, pero si Euroclydon naman kasi is may takbo naman na pwedeng isunod or pwedeng parimatihan. So very versatile si Caballo, kaya siya yung ating first choice. Second choice ko, yung tingin ko mahigpit ang mga kalaban niya, yung numero 6 na si American Dream. Ito naman, kung sakasakaling malulutya ng todo si Euroclydon, tingin ko si American Dream na yung pwedeng tumalo. Pwede kasi ding isunod tong kabayo na to, no? Tingin ko probably baka nasa pang-apat na peso na to. And makapagparimate. Kung sakasakaling hindi ganun kaganda yung tatakboy ni Euroclydon, si American Dream na yung pwedeng tumalo. Kaya siya yung pinipili ko as my second choice. Nasa sa inyo pa po yan kung gusto nyo pong magdagdag dito sa race na to, no? Pero para po sa akin, dito sa race number 2, ang first choice ko po is yung numero 1 na si Euroclydon. Second choice ko po is yung numero 6 na si American Dream. Yun lamang po. Race number 3 na po tayo mga kabarya, mga kasilip. Start ng ating Pick 6 event, covers races 3 to 8. Dito po sa race number 3 ay may 8 numbers in bettings with a distance of 1,200 meters. So tatlong pili ko po rito, no? Ang first choice ko is yung numero 8 na si Chef Cat. Unang-una, maganda post position nasa labas. Hindi matatabunan. Pag napalundag ng maganda to ni Kelvin, tingin ko baka ito na rin yung mga nakatutok agad sa una, no? Nasegundo to last time niyang tinakbo over Caloocan Girl, no? So hopefully mag-perform ng same performance niya. So first choice, numero 8, Chef Cat. Second choice ko rito is yung numero 6 na si Golden Buzzer. Siya lang yung nakikita kong pwedeng magdala ng bandera dito, no? Wala akong makita ng ibang matulin. So kung hindi makakarimate si Chef Cat, most likely pwedeng tumapos to ng karera, no, si Golden Buzzer. One reason, kasi may see yung distansya, 1,200 meters plus magaan peso, no? So baka magmaterialize sa kanya yan, no? And mapabor ng todo yung kanyang, sa kanya yung karera, kasi nga walang kalutya, maigse plus magaan. So second choice ko yan, numero 6, Golden Buzzer.
Sama ko rito yung Panther Juice ko na numero 3 na si Antonio De La Mugis. Kung hindi makakarimati si Chef Kat at kung hindi rin makakabuo ng ere si Golden Buzzer, most likely si Antonio De La Mugis na yung pwedeng tumalo. Kung inyo matatandaan, may tinakbong maganda to mga kabarya, mga kasirip, na segundo. And then simula nun, parang tinago si Gabayo yung, mga, yung kanyang mga preba, no? So baka mamaya, this time, hindi naman ganun karami yung runners, eh baka isa na rin to sa humabol kay Golden Buzzer. And then pagdating ng rektahan, pumapatong na to sa unahan, no? Or kumakapit na sa unahan to. So pwede rin kasing ito yung isa sa makakuha ng panalo. Kaya sinasama ko siya as my third choice. Again, dito po sa race number 3, ang first choice ko is yung numero 8 na Chef Cat. Second choice ko is yung numero 6 na si Golden Buzzer. Third choice ko is yung numero 3 na si Antonio De La Mugis. Yun lamang po. Race number 4 na po tayo mga kabarya, mga kasilip. Start ng ating second Peak 5 event. Covers races 4 to 8. Dito po sa race number 4, ang first choice ko is yung numero 7 na si Winsome Maxine. Kaya nyo matatandaan mga kabarya, mga kasilip, inabot lang to ni Faiza, no? Nasegundo ron si Jack of Clubs. Kung titignan nyo yung lineup, mukhang walang magdadala ng bandera kundi siya lang din, no? Yung time na inabot siya actually, 1,400 meters ata yun, kung di ako nagkamali. Plus, marami matulin. So this time, wala akong masyadong makita matulin except kay My Dear Magnolia. Tingin ko naman kaya niya yung area niyan, no? So, first choice ko yan, numero 7, Winsome Maxine. Second choice ko, yung numero 5 na si Jack of Clubs. Kagaya na nabanggit ko, inabot lang naman to ni Faiza. So, tingin ko, basa ko sa scenario na to, baka si Jack of Clubs na rin yung pwedeng humabol kay Winsome Maxine. Or either way, kung sakali, baka magkaroon ng healing pace between My Dear Magnolia at Winsome Maxine. Maging tailor-made kay Jack of Clubs. Dito po sa race number 4, dalawa lang po yung pili ko. Pero nasa sa inyo pa po yan kung gusto nyo pa pong isama yung ibang runners yan. Kasi ito, pinakamababang grupo. So anybody's race po ito, wala pong pinagkaiba sa maiden to. So again, magdagdag na lang po kayo dito kung sino pa po yung kursyonada nyo. Pero para po sa akin, ang first choice ko is yung numero 7 na si Winsome Maxine. Second choice ko po is yung numero 5 na si Jack of Clubs. Yun lamang po. Race number 5 na po tayo mga kabarya at mga kasilip. Start ng ating Peak 4 event. Covers races 5 to 8. Dito po sa race number 5 ay may 8 numbers in bettings with a distance of 1,200 meters. Naku po, nakita na naman natin mga kabarya, mga kasilip, no? Pero this time, iba yung nakapatong kung mapapansin nyo, no? Okay, I'll go for it. First choice, numero 4. Kaboom! This time, you know, with the new rider, M.M. Gonzalez. I don't know kung ano yung nasa isip ng connection na to, no? Pero tingin ko kasi, siya na rin yung pwedeng mauna rito kung sakasakali, no? Or either way, kaya niya naman sundan yung ere ni Runaway 10, eh. So, basta mapalundag lang to ng maganda ni M.M. Gonzalez, tingin ko malaki panalo. So, first choice ako dyan, numero 4, kaboom. Second choice ko rito is yung numero 5 na si Runaway 10. Wala akong makita ng ibang matulin mga kabarya, mga kasilip, no? Pwede kasi makabuo ng ere to. Kung sakasakaling, alam nyo na, si Kaboom, hindi na naman konsinte ng koneksyon. Diba? Si Runaway 10 na yung nakikita kong pwedeng tumalo. Kasi gawa nung siya lang yung nakikita kong pwedeng magdala ng bandera dyan. So, may C-distansya, pwedeng makabuo ng ere. And pwede makakuha ng panalo. So second choice ko, numero 5, Runaway 10. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 8 na si Special Officer. Maganda yung post position mga kabarya, no? Nasa labas, numero 8, hindi matatabunan. Kokonti lang din sila. So kung sakasakali na hindi ganun kaganda yung takboy ni Runaway 10 at hindi na naman konsintein si Kaboom, sa tingin ko, yung numero 8 na yung pwedeng makakuha ng panalo. Kaya pinipili ko siya as my third choice. Pero itong race number 5 na to mga kabarya, mga kasilip, anybody's race din po ito, ha. So sama nyo na lang po kung sino pa po yung kursonada nyo. Pero para po sa akin, ang first choice ko, numero 4, Kaboom. Second choice ko po is yung numero 5 na si Runaway 10.
At ang third choice ko po is yung numero 8 na si Special Officer. Yun lamang po. Race number 6 na po tayo mga kabarya, mga kasilip. Dito po sa race number 6 ay may 8 numbers in bettings with a distance of 1,200 meters. Ito, anybody's race po ulito mga kabarya, mga kasilip. Kung meron man dito na isa na pwedeng hindi manalo, sa tingin ko yung numero 4 na si Papa Jong. Pero for sake of option or choices, bibigay ko sa inyo yung top 3 choices ko, no? Ang first choice ko po rito is yung numero 8 na si Within Reach. Unang-una, Maisi yung karera. Second, siya yung nakikita kong pwedeng magdala ng bandera. Wala akong makita pwedeng lumutya sa kanya. So, pwedeng makabuhuli ng Eri si Gabayo, no? Kaya pinipili ko siya as my first choice. Second choice ko rito is yung numero 1 na si Hashtag. Gusto ko yung post position this time, numero 1. So, ngayon ko lang makikita ito natatakbo sa loob. And baka mag-materialize din yung peso kasi 50.5. So, apprentice rider. And kung sakasakali lulundag ng maganda to at may peso ng maganda ni apprentice, pepede rin kasi makarimate to, no? Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito ang pang third choice, mga kabarya, mga kasilip. Sa tingin ko, yung long shot ko na rin, yung numero 7 na si Laparoscopy. Ito, masyado na rin mababa sa laban to, no? Hindi ko lang alam kung isasagad sa grupo to. Actually, wala akong idea. Pero, pag to, sinalikwat, ang laki ng panalo niyan, mga kabarya, mga kasilip. So, kung meron kayong extra capital, sama nyo yan. Malaki rin talaga panalo niyan. Again, itong race number 6 na to, anybody's race po yan, ha. Kung meron man akong hindi isasama dyan, sa tingin ko lang yung numero 4, ha. Pero lahat yan may panalo. Pero para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 8 na si Within Reach. Second choice ko po is yung numero 1 na si Hashtag. At ang third choice ko po is yung numero 7 na si Laparoscopy. Yun lamang po. Race number 7 na po tayo mga kabarya at mga silip. Last daily double event. Dito po sa race number 7 ay may 13 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. So itong karera na to mga kabarya, mga silip, isa rin to sa mga mahirap na karera, no? Halos, kung titignan nyo ay halos pang all, diba? Pero para po sa akin, ang first choice ko rito is yung numero 8 na si Cold Digger. Kung di ako nagkakamali, mababa pa rin siya rito sa laban na to, no? Kasi mataas yung pinanggalingan na grupo nito. Kung napanood natin yung, actually kung nakita niyo yung huling tinakbo nito, ay sobrang impresibo, no? Dinampa ni Alvin sa gitna tayon. So kung tatakbuin niya yung same performance na tinakbo niya last time, tingin ko naman malaki panalo. So basa ko sa lineup, hindi naman ganun kalakas ang pacing ng karera. Pwede kasi magkaroon ng killing pace between Narch 23, Steady Cat, and sa tingin ko si Cold Digger, probably baka nasa palimang pesto, no? At makarimate. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Second choice ko dito is yung coupled entering numero 4 na si Narch 23 with 4A Heroes of Caloocan. Actually, si Narch 23 yung tinitignan ko may malaking panalo talaga, no? Kung sakaling walang mag-interest na mauna, tingin ko si Narch 23 na yung pwedeng magdala nung bandera dito, no? Pag tolumundag ng maayos, most likely, siya na yung magdadala ng bandera. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito ang pang third choice, mga kabarya, mga kasilip, yung numero 1 na si Steady Cat. Ito naman mga kabarya, mga kasilip, isang scenario din na nakikita ko is pwedeng siya rin yung magdala ng bandera dito, no? Dahil wala naman din ako makitang ganong katulin. Kung hindi ganong kaganda ang ilulundag ni Narch 23 or hindi mauna si Narch 23, most likely ba si Steady Cat ay magdala ng bandera dito, no? Kaya pinipili ko siya as my third choice. Pero itong race number 7 na ito mga kabarya, mga kasilip, anybody's race po ito, ha? So good luck sa inyo, magdagdag na lang po kayo rito.
kung sino pa po yung kursanada nyo. Pero para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 8 na si Cole Digger. Second choice ko po is yung coupled entering numero 4 na si Nards 23 with 4A Heroes of Caloocan. At ang third choice ko po is yung numero 1 na si Steadycat. Yun lamang po. Race number 8 na po tayo mga kabari at mga kasil. Final race for Wednesday Racing. Dito po sa race number 8 ay may 14 numbers in betting. So full gate po tayo. And para tingin to ng ating winner take all event, pick 6, second pick 5, and pick 4. So kung meron kayong pinapalusot na dehado, magdagdag na lang po kayo rito. No? Kasi alam nyo naman, pag paratingan, dyan po nangyayari yung mga himala. Diba? Okay, so ako, ang first choice ko po dito mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 4 na si El Mundo. Ilang takbo na to no, na laging indamani kundi segundo, tercero. So hopefully makaraos this time. Kung lulundag to ng maganda, tingin ko baka nasa panlimang peso to no? Kasi maganda yung kanyang post position eh, numero 4. And then hindi naman din ganun na karamihan yung matulin. So tingin ko hindi naman siya mabibigatan sa ere no? Kaya pinipili ko po siya as my first choice. Sama ko rito ang second choice ko mga kabarya mga kasilip, is yung coupled entering numero 3 na si Cash is King with 3A Buhayang Bato. Actually, itong mag-couple entry nito, parehas malaki panalo nito. Si Cassius King, pwede kasing isunod kaagad, no? And same goes as si Buhayang Bato. Isang senaryo na nakikita ko rito, pwede magdala ng bandera is yung numero 1 na si Make or Break at yung numero 12 na si Static. So, kung sakasakali na magkaroon ng killing pace between the two and hindi makarimati si El Mundo, si Cassius King at si Buhayang Bato na yung nakikita kong pwedeng manalo. Dahil pwede silang nakatuto kaagad, no? So, pinipili ko sila as my second choice. Sama ko rito pang third choice, yung numero 1 na si Make or Break. Kagaya nga po na nabanggit ko, wala rin ganong matulin. So, baka si Make or Break na yung magdala ng bandera, no? Although nandyan si Static, pero kasi ang layo ng numero ni Static, pwede kasing makabandera at makasolo eri dito, yung numero 1 si Make or Break. Maganda po position, nasa balya, and tipid lahat ng kwartos. So baka sakaling mapabayaan sa unahan, pwedeng makabuo ng karera yan. No? Kaya pinipili ko siya as my third choice. Again, dito po sa race number 8, magdagdag na lang po kayo kung may karusunada pa po kayong iba. No? Pero ang first choice ko po rito is yung numero 4 na si El Mundo. Second choice ko po is yung coupled entering numero 3 na si Cash is King with 3A Buhayang Bato. At ang third choice ko po is yung numero 1 na si Make or Break. Yun lamang po. And dyan po nagtatapos ang ating Wednesday race analysis. So hopefully makatulong sa inyo yan mga kabari at mga kasilip, no? And good luck sa inyong pananaya. Again, isang mabilis na vlog lang to kasi talagang pagod ako at nakatulog. So hinabol ko lang for the sake na meron kayong asintahan, no? Or guide, di ba? So nasa sa inyo po yan, pwede nyo pong sundin, pwede nyo pong palitan, at pwede nyo pong dagdagan. So bawi na lang po ako next Friday. Pasensya na kayo kasi medyo low quality yung ating race analysis today. Diretso talaga to, no? Walang edit. And yung mga nagpapa shoutout, Friday Racing ko na lang po kayo sa shoutout. So babawi po ako sa inyo. Okay? Good luck sa inyo mga kabari at mga kasilip, and happy racing. Once again, this is your Master Silip na nagsasabing, bawal ang hard loser, dapat happy lang. Peace out!